Magandang araw po sa inyong lahat, mga kaibigan, mga estudyante, at mga magsasaka. Ako po ay si Leo Valdez, miyembro ng CropLife Philippines Inc. At ito ay ang aming podcast na pinamagatang Good Harvest, ang podcast ng makabagong magsasaka. At ngayon po ay mayroon tayong resource person na si Dr. Des Hautea. At siya po ay expert sa larangan ng genetics at biotechnology. Magandang araw po, Dr. Des. Magandang araw din, Leo. Long time no siya. Yes. Oo nga eh, parang kailan ba tayo huling nagkita? Oo, magkasama po kasi kami sa IPB, Institute of Plant Breeding noon. Pero hindi ho kami magkaedad. Ay. Yun lang. Oh, bata ho yan sa akin, pero very happy ho ako at siya ay nasa industriya ng na involved sa agrikultura. Thank you. Salamat sa imbitasyon. At sana ay makatulong itong ating konting conversation para sa ating mga magsasaka, sa ating mga kababayan, at saka sa iba pang mga may interest sa agrikultura at saka sa pagkain. Yan. Pare-pareho tayo dyan. So, tayo ay tutuloy na sa ating topic. Ang main topic natin ngayon is more on biotechnology naman, no? So, biotechnology, isang parang high-tech terminology na ano ba ibig sabihin ng biotechnology? Paano ba nagsimula yan? Actually, parang nito lang mga nakaraan na parang parang high-tech o parang ibang-iba yung biotechnology. Pero ang biotechnology ay napakatagal na sa ating sa buhay ng tao. Paggawa ng suka, paggawa ng beer. Biotechnology yun. Oo, kasi ang definition ng biotechnology, gumagamit ka ng mga buhay, living organism. So, buhay na mga organismo. Mm-hmm. Tapos, ginagamit mo siya para makagawa ka ng produkto. Mm-hmm. So, halimbawa, nata di coco. Paano ba ginagawa yung nata? Diba? Meron kang starter culture ang tawag mo. Ginagamit mo yon. At yun ang nagiging nakakapag-produce nung pinakang nata. Mm-hmm. Paano ba gumawa ng suka? Ay di pineferment. Fermentation is the, yun nga sabi nila, old biotech. Okay. Mm-hmm. Ngayon, dito sa makabagong panahon, dahil na rin sa mga mabilis na pag-angat ng siyensya, so, ang nangyari na dati hindi nakikita ng mga tao yung DNA. Sabi nga, doon nakasulat lahat kung ano mga characteristic meron tayo. So, ang nangyari lang nung na-discover yung DNA ay yung mga teknolohiya na pwedeng gamitin para imbis na ang nakikita mo yung trait o parang resistance. Ngayon, nakikita mo na rin ano ba yung sanhi, ano ba yung mga pwede mong kuhanin doon sa isang halaman tapos ilipat sa isang halaman para yung gusto mong trait o yung gusto mong character mailipat mo. So, doon sa modern biotechnology, dahil nga doon sa mga advances natin sa teknolohiya, pwede mo nang kuhanin. Parang katulad ng COVID, di ba? Oo. Alam mo yung COVID, alam mo yung sakit. Pero, paano natin ginawa yung bakuna? Kasi, meron ng kaalaman tungkol sa RNA. Kaya yung meron tayong dalawang klaseng bakuna na pwedeng nucleic acid, pwede rin naman yung virus. Uh-huh. So, parang ganun. Dahil yung mga teknolohiya ay available, pwede rin na nagamit din yun para sa agrikultura. So, yun, merong yung biotechnology, malawak yun, merong old biotechnology, yung paggawa ng suka, yung tissue culture, biotechnology yun. Mm-hmm. Tapos, yung pagdating naman sa plant breeding, yun nga, yung molecular markers, tapos yung genetic engineering. So, yung buong yan ang tinatawag nating biotechnology. Pero yung biotechnology procedure or process ay hindi basta-basta pwedeng gawin kahit sino, no? It should be an institution na recognized institute
nang pwedeng gumawa na, na mayroong capabilities, di ba? Oo, kasi dahil siya ay merong nangangailangan siya ng pananaliksik. Mm-hmm. So sabi nga may R&D, may mm-hmm. research and development mm-hmm. portion. Kaya meron siyang parte na kailangan mong gawin sa laboratorio. Halimbawa, mm-hmm. yung pagkuha mm-hmm. ng mga DNA. Pagkatapos, ililipat mo, kailangan mo ng tissue culture. So yung mga prosesong yon kailangan nasa loob ng laboratorio. Mm-hmm. Pagkatapos, kung meron ka ng halaman, ililipat mo sa greenhouse. Tapos, tsaka mo ite-testing sa bukid, tsaka makakating sa ating mga magsasaka. Mm. So, kaya yun ang yun yung proseso. Merong ang mga siyempre mga nauna diyan sa mga R&D na yan, yung mga bansa na advanced at tsaka yung mga institution na privado kasi merong nangangailangan siya ng kapital. Pero over the years yung mga teknolohiyang yon ay naging available na rin sa mga public institution katulad ng dito sa Pilipinas ay University of the Philippines Los Baños kami yung tsaka PhilRISE. So ito yung dalawang institution na involved sa paggawa ng modern biotechnology sa agriculture. Ah, okay. So ibig sabihin Doc Des, yung time from start of yung idea. Idea na yun hanggang sa ma-release yun sa market. Uh-oh. Yung crop, halimbawa, sabihin lang natin eggplant, ano? Sige. How long will it take? So parang pwede natin siyang hatiin sa tatlong yugto, sabi nga. Okay. So yung unang yugto, yun yung sabi mo nga, yung concept pa lang. Mm. Tapos hanggang dun sa paggawa, dun sa laboratorio. Laboratory. Oo. So yun yung unang yugto. Tapos, syempre, para ding nagawa ka ng gamot, na marami kang candidates, mm-hmm. pero hindi mo pa alam alin dun. Para ding plant breeding, yes. Marami kang pamimilian, pero hindi mo alam kung alin talaga yung ilalabas mo na produkto. So yung sa first part na yon, di mamimili ka, gagawin mo, mamimili ka. Yung second part na yon, ito na yung pinakang testing mm-hmm. na una sa greenhouse, mm-hmm. pagkatapos sa field. Sa field. Tapos yung mga iba pang mga kailangan na pananaliksik para na nire-require ng ating sistema na dapat bago siya maging commercial, mm-hmm. Natapos. Kasi ang paggawa ng biotechnology products, lalo na yung genetic engineered na products, meron under regulation kasi siya, mm-hmm. nasa may regulasyon tayo. Kaya yun. So yung tatlong yun, bago makarating sa merkado at saka sa ating farmers, kailangan ay makapasa siya sa regulasyon ng Pilipinas tungkol sa sa GM. So ibig sabihin around 3-4 years. So, yeah. Well, yung paggawa mismo ng yung paggawa ng produkto, mga 5-7 years 'yan. Pero ang medyo matagal yung regulasyon. Parang on the average mga siguro 13 to 15 years. Wow. Oo. Ganun ang malaking parte doon is yung passing the regulatory process. Pero yung mismong plant breeding, madali lang siya. Oo. Kasi natatandaan ko pa nung many years back na nasa IPB pa ako. Used to do mga accession evaluations sa field, sa greenhouse, and then te-testingin ito sa iba-ibang lugar. Mm-hmm. Para malaman yung response over geographic locations, yeah. Di ba? So, madali lang pala yun. So, ang talagang matagal is yung approval process. So, yung binanggit mo kanina na proseso, ganun pa rin yung proseso kasi yung pag-breed naman ng crops. Pero kasi, halimbawa, yung sabi mo nga, magte-testing, kung hindi yan GM, di ba, dire-diretso lang yung proseso. Pero pagka GM, halimbawa gusto mong mag-field trial, merong guidelines na kailangan mong ma-meet. Yes. Kailangan mong magsabi sa komunidad, kailangan makapasa siya
may mga datos ka na dadalhin na i-evaluate. Kaya yun ang matagal na nagpapatagal sa proseso. So nakakadagdag, hindi naman nagpapatagal, nakakadagdag kasi siyempre ang pinakang import ang reason natin doon ay kung ano man yung lalabas na produkto galing sa makabagong teknolohiya ay safe sa tao, sa hayop at saka sa environment. Yun ang pangalawa kong tanong actually. Kasi mayroong mga nagsasabi na mga when I go to other countries no and meet yung mga kapwa nasa R&D kasi nasa development ako. Sinasabi makakarinig ako ng mga comments na ang BT ang biotechnology generated crops ay not actually good. It causes allergies, mga ganun ba, when eaten, kasi these are modified organisms. So, totoo ba yun? Ang totoo ay walang produkto, in particular, pagkain, crops, yung pananim, na nakakarating sa merkado na may safety assessment kundi GM. Kasi halimbawa, 'di ba? May mga yung ano ba ito, chicken, itlog, mani. Highly allergenic 'yan. Yes. 'Di ba? Kaya nga may mga label niya na huwag kang kumain ng mani kasi it could be ano yan, nakakamatay pagka grabe yung allergy mo dyan. Pero bakit siya nasa merkado? So, kasi, pero yung lahat ng GM na lalabas, papunta sa merkado, meron talaga yung pag-aaral na talagang may mga ebidensya na ipinapakita at nire-require ng ating regulasyon na dapat ipakita mo na wala siyang allergenic properties. Hindi rin siya toxic. So, parang kasi laging iniisip natin, pag natural, safe. But in reality, the most toxicants are in nature, sabi nga. So, ano bang ibig sabihin nun? Di ba yung kasaba natin, merong hydrocyanic acid? Yes, so. Di ba yung ating kasoy, may nitric acid? Pagka kinain mo yung kasoy na hindi roasted mabuti, abay mabubutas talaga ang lalamunan mo kasi may nitric acid siya. But these are natural toxicants na nasa nature. Ngayon, yung breeding, yung plant breeding process, yun yung namimili para mababa yung ganung level ng sa hydrocyanic acid. Ano ba yan? Yung sa kasaba, kaya yung cyanide sa kasaba, mababa. Kasi yung mga modern varieties na binreed, talagang tinitingnan na mas bababa yun. So yung ganun. So parang yung sinasabi na nakakatakot siya, hindi siya safe. In fact, based on scientific evidence, siya ay as safe as. Kung ano yung kinakain mo kasi ang pamantayan ng GM ay kasing safe siya nung hindi GM na version. Kaya kung tanggap mo yung safety noong hindi GM na version, so yun din yung safety level ng GM. Kaya parang hindi totoo yung sinasabi. In fact, dahil nga siya ay dumaan sa mas maraming proseso ng pag-aaral at saka safety assessment, matuturing mo na mas safe siya kaysa doon sa mga hindi dumaan sa proseso na yon. Kasi marami na ngayon na mga processed foods na ang raw materials ay, halimbawa, sa corn, GM, chips, halimbawa, di ba? Tapos meron na ngayon tayong mga tinatawag na BT eggplant, di ba? Tapos meron mga GM soybeans, GM canola, yung oil na yung ano. So this means na okay siya. Oo, kasi wala hindi siya makakarating sa merkado nang hindi siya pumasa sa regulasyon, sa safety assessment. Yun. Oo. Kaya meron namang worldwide na internationally agreed na
na paano ba i-assess, paano ba paano ba malalaman kung safe o hindi. So, yun. At ang mga bawat country, eh meron silang sistema para bago makalabas sa merkado nila at saka doon sa society nila, eh dapat makapasa doon sa safety assessment. Ang Good Harvest, ang podcast ng makabagong magsasaka, ay hatid sa inyo ng CropLife Philippines Incorporated. At ito ay isang samahan ng mga kumpanyang nag-aatid ng makabagong teknolohiya para sa ikaunlad ng Pilipinong magsasaka. So, sa BT Talong, sa pagde-develop nito, ano bang mga na-encounter natin ng mga challenges? Ang una is paano namin, bakit BT Talong? Yan ang unang kasi yun ang kasi ang aming pananaw sa paggamit ng biotechnology ay halo yung parang, di ba, merong pronouncement ng gobyerno natin na judicious use ng judicious technology. Use, yes. So, ang problema kasi sa Talong, in particular, grabe talaga yung kanyang, damage. Ah, damage. Tropes. Oo, tropes. So, parang, bakit Talong? Kasi, ang Talong kasi number one na vegetable. Of all vegetables. Sa Pilipinas, yun ang number one talaga. Sa production area, sa volume. Talaga? Oo. Tapos ang value niya, mga 2.5 billion. Oo. Annually, So, tapos, so yun, importante yung crop. Mm-hmm. Kaya, bakit yun? Tapos, pangalawa, bakit Talong? Kasi, wala namang multinational na gagawa ng BT kasi, hindi, maliit lang siya. Kaya, bakit UPLB? Bakit yun ang pinili ng UPLB? Mm-hmm. Kasi, public institution. Una, importante siya sa Pilipinas. Pangalawa, yung as public institution at kung walang gagawa na may interest. So, para sa amin, siguro yun ang isa. Tapos, may malaki talagang problema sila, which is yung uod. Yun ang number one. Shoot borer. Yung fruit and shoot borer. Ang scientific name, Leucinoides orbonalis. Yes, orbonalis, tama. So, medyo kamag-anak din siya ng Asiatic corn borer. Pareho silang uod. So, ang problema dito sa mga uod na to, pag nakapasok, yung habit kasi nila, pagka sila di itlog, tapos magigi silang uod, pagka-hatch nila, pumapasok talaga sila doon sa loob. Kaya kahit anong klaseng spray ang gawin mo, hindi maaabot ng spray. Exactly. Kaya yun. Ang problema sa Talong, 40 years na yan binibreed for itong problem na to na eggplant fruit and shoot borer. For 40 years, conventional breeding, wala talaga silang makita na source ng resistance. Even from the wild species? Mahirap yung wild kasi alam mo naman ang plant breeder. Pero kahit yung mga wild, tiningnan na meron kami kasi pag-aaral sa wild, Wala kami ding makita na ganun ba? Wala. No, merong konti pero siyempre ang pamantayan naman natin ng resistance yung pwedeng sa level ng farmer. Makikita ba ako diyan? Merong mga resistance pero pag nakita ng farmer na hindi ganun kataas, wala, magbobomba pa rin talaga yan sila ng insecticide. So ang hinahanap talaga yung paano hindi na sila gagamit ng sobrang insecticide. Kaya ang nakita namin na isang paraan ay yung paggamit ng BT. Kasi kung natatandaan mo, yung BT spray, ginagamit na yan talaga eh. Bacillus thuringiensis. Mga 100 years na ang research dyan eh. Effective talaga siya sa Lepidoptera kasi yun ang problema ng uod na yun. Yes. Pero ayun nga ang problema, pagka yung ini-spray, pag nakapasok na, sa loob mahirap ng kontrolin. Hindi na maaabot ng spray kasi by contact naman yun eh.
Saka ang nangyayari pa niyan, di ba entomologist ka? Oh, yes, ma'am. So, mas alam mo yan kaysa akin. Kaya ang problema kasi niyan, pag hindi nag-spray si farmer, yung presyo ng talong sa merkado ay mababa pa. Mababa at hindi siya kikita. Hindi talaga, kasi meron kaming doon sa aming pag-aaral, talagang nag-set up kami ng no spray at saka with spray. Oo, yung no spray talaga, wala umaabot lang sa Pangasinan. Kasi ang Pangasinan ang number one na eggplant production area natin. Ah, okay. So, talagang ang pressure, ang insect pressure dyan, grabe. So, talagang pag hindi nag-spray, umaabot sa 80 to 100% loss. Hindi marketable yung yield. So, alam mo naman ang sinasabi eh, yung parang hindi ko mo may kain lang. Talaga hindi pwede ibenta. Alam mo naman ang talong, ang binibili, yung prutas, yung pinakang gulay. So, pagka may butas na yan, wala na yung presyo. Kaya, pag nag-harvest, ang tawag nila, hindi na marketable. Mm-hmm. So, lugi talaga. So, pagka walang spray. Oo. Kaya dito na-develop yung concept ng BT talong. So, yon kasi gawa nung tinignan namin, ang bulk ng pagbobomba, pagka namumunga na. Kasi syempre, gusto nilang proteksyonan yung bunga eh. Ang problema ay, yun nga, umaabot sa mga 30% ang input cost ng due to pesticide use. More than siguro. Tapos ang nagiging problema pa, mas grabe siya sa yung environmental impact niya, tsaka health impact dun sa mga farmers. Kasi nakita namin yung mga practices, talagang hindi naman nagsusuot ng protective gear yung mga farmers natin. Pagkatapos yung mga pesticide, hindi naman nila sinusunod yung recommendation. So, talagang sa loob ng isang season, maabot sila ng every other day nag-i-spray sila pag malang talong. Totoo yun. Abay araw-araw talaga yung spray kasi nababawi pa nila talaga yung kita eh. Kasi very profitable ang eggplant production. Even before harvest, close to harvest, nag-i-spray pa yan. Kaya doon namin na ito yung sinasabing judicious use ng biotechnology. Kaya yun, kaya kami nagpunta sa pag-aaral at saka talagang right from the beginning, hindi R&D itong aming BT Talong project. Talagang dinesign namin to hanggang hopefully makarating sa merkado. So, nasaan na tayo ngayon sa status okay. Na basta yung produkto, tapos na. Oh. Yung plant breeding na, tapos na. Ang kailangan lang ang aming hinihintay ngayon, yung approval ng regulation. So, na-approve na yung aming yung may permit yung food and feed safety. Mm-hmm. So ang kailangan namin ay yung susunod na yung approval for ang tawag nila approval for propagation para maitanim ng ating mga magsasaka at ma-harvest. Approval for propagation na. Oo, approval for propagation, ibig sabihin pwede nang itanim. Okay. Yung approval for food and feed, ibig sabihin, inassess kung yung BT ba na inilagay namin doon ay hindi toxic, hindi allergenic, wala bang pagkakaiba yung composition ng BT eggplant, tsaka kung ikukumpara mo doon sa conventional na mga eggplant. So, parang hindi ba naging eggplant pa rin ba yan kahit hindi ba laging iniisip, hindi ba yan naging, hindi ba kasi yung mga unang mga pinapalabas dun sa internet nga, pagka nag-search ka pag GM parang nagiging iba, nagiging monster. Hindi. Actually yun, yung pinipicture, no? Yung sinasabi nila pa, frankenfood. Pero yung pambiti eggplant pa rin. Abay, oo naman. kaya yun yung yun nga, may mga proseso ng pag-assess nun. So, pwede na siya itanim, pero pwede na ba siya i-commercialize? Ah, yung aming pagtatanim, yung approval for propagation. Yun na yung commercial planting. Ah, commercial na yun. Commercial na yun. Ah, okay. So, yun na lang yung iniintay. Yun na lang yung yugto, kumbaga, para makarating sa farmers, sa magsasaka, para maitanim na nila. So, seed companies can now commercialize yes, the selling
or distribution ito? Kahit sinong may interest, pwedeng, kasi ang may-ari ng BT Eggplant ng variety sa Pilipinas ay UPLB. Mm. Oh, pero yung technology, in-access namin through public-private partnership. So, pero yung variety na i-release sa Pilipinas ay ang may-ari ay UPLB. Okay. So, ang ano nito, this, kung sino may interest, pwedeng private, pwedeng public, o ang kailangan lang ay ano yung mga terms ng ating pag-uusap. Kasi ang mga GM, hindi pagka-release niyan, pagka-approve niyan, hindi doon natatapos yung kumbaga responsibilidad, kasi parang gumawa tayo ng magandang produkto, gusto natin siyempre matagal yung buhay noon, ano. So ito yung tinasabi na may insect resistance management. Mm. Kaya dapat yung gagamit ng BT eggplant, ite-train din namin sa resistance management para mapatagal natin yung buhay ng BT eggplant in terms ng gaano siya ka-epektibo para i-control yung pest. So, nasabi mo kanina, this is a property, the technical property or intellectual property ng UPLB, di ba? Yung variety. Yung variety. Yung variety, yung tinasabi nila, yung kumbaga sa ano, yung active ingredient, yun ay pag-aari ng pribadong partner namin. Ah, ng partner, okay. So, meron bang plano na i-distribute ito internationally also? Wala namang sinasabing hindi. Pero okay. ang target namin ay sa Pilipinas. Kaya kung titingnan mo, yung adaptation ng variety na ginawa namin, edi yung mga variety gusto sa Pilipinas. Mm. So for example, ang mga Pilipino ayaw ng talong na bilog. Ewan ko, meron din may gusto. Pero siguro, pagka nasa isip mo, di ba, ang talong long, purple. Kaya hindi rin masyadong mabilis sa atin. Yung nakikita nyo naman, may berding talong na bilog. Meron. But it's very regional. Pero pag inisip mo sa yung average na Pilipino, ang nasa isip niya na talong ay long at saka ano. So, yung local na variety natin na preference ng Pilipino, doon namin inilagay yung BT. Mm. Meron din kami kasing ka-partner. Hindi lang sa Pilipinas ibinigay ng private partner namin yung access . So, binigay din sa Bangladesh. Mm-mm. Kaya ang ginawa ng Bangladesh, nilagay naman nila doon sa kanilang preferred variety sa Bangladesh. Na merong mga matataba, yung mga 1 kilo yata, isang eggplant. So, yun. So, kasi nga, iba-iba ang gusto ng merkado, ng consumer. So, ibig sabihin, with that duration, konting time na lang and then magkakaroon na ng green light for ano? Sana. So, minsan pag tinatanong ako ng mga farmers, kasi kailan pa yan, 2012, nakita na yan ng mga farmers nung nag-field trial kami. Talagang ang mga tanong, pwede na ba namin iuwi? Oo. So, syempre, lagi namin pinapaliwanag, may regulasyon po tayo para dito sa produktong ito. So, malaking bagay na yung food safety, food and feed safety niya ay approved na. Hopefully, ay yung susunod na kabanata ay hindi na masyadong matagal. Mm-hmm. Para naman yung mga farmers, lalo yung farmers natin na nag-aantay talaga nitong produktong to, makinabang naman. Kasi yung sa Bangladesh, nag-umpisa lang sila sa 20 farmers nung 20. Sabay lang kami nung nag-develop nito, pero na-approve yun sa kanila for commercial planting nung I think parang 2013 o 2014. Mas mabilis. 20 lang yung farmers nila doon, no? Nag-umpisa. Pero ngayon, parang ewan ko, 27,000 na yata. So, talagang yung adoption, so far, wala naman kami nakikita ng reklamo. Tsaka yung kasi yung data, yung aming data dito, the experimental data, kasi hindi pa naman tayo commercial. So, yung commercial planting sa farm talaga ng farmers, kita mo sa Bangladesh.
So, sino makakatulong dito to speed up yung ano, process of approval? Well, yun namang regulatory system natin, very ano naman yun, robust. Tapos sana ay yung marami na naman tayong expert sa regulation. Ang nagtatagal lang minsan yung assessment kasi meron namang doon sa process kasi meron yung ano eh, merong ilang araw, ilang araw bago ma-approve. So, with the ARTA law, ito yung ease of doing business. Mm. Parang gusto nilang isama yon na paraan para yung process ng pag-approve tama doon sa pangangailangan ng ating mga stakeholders. So, do you think meron bang maitutulong dito, maiko-contribute ang pamunahan ng or mga miyembro ng CropLife Philippines para? Well, ang dito is yun nga sabi, nakita na naman ito yun ng mga farmers natin. Mm. So, I think kailangan lang natin iparating na talagang may sinusuportuhan kasi talagang may pangangailangan at kita naman yung produkto na talagang makakatulong para makarating itong produktong ito sa magsasaka at saka sa ating consumers na din. Ang Good Harvest, ang podcast ng makabagong magsasaka, ay hatid sa inyo ng CropLife Philippines Incorporated. At ito ay isang samahan ng mga kumpanyang nag-aatid ng makabagong teknolohiya para sa ikaunlad ng Pilipinong magsasaka. So yan guys, ang ating maikling talakayan tungkol dito sa ating tema na biotechnology with Dr. Des Hautea. So ma'am, meron kang mga advices or tips na mai-share sa ating mga nakikinig o nanonood ngayong araw? Ang number one siguro, huwag matakot sa siyensya. Okay, sa science and technology. Kita naman natin kung na talagang yan makakatulong sa ating pamumuhay, sa pagtaas ng ating ekonomiya. At ang BT eggplant ay isa sa mga produkto na galing sa science and technology. Kaya huwag po kayong matakot at hindi po yan makakalabas na hindi yan garantisado na safe at saka makakatulong sa ating magsasaka, sa mga consumer. Kaya siguro ang aking panawagan sa lahat, suportahan niyo po ang BT eggplant. At malapit na po at maiipangako ko po sa inyo na talagang yung pag-aaral na ginawa po namin diyan ay naandun, mapapatunayan po ng produkto pag ito po ay nakarating na sa ating mga magsasaka at saka sa ating mga general public. Ang isa ko rin po sigurong panawagan kasi siyempre meron naman po tayong mga nakikinig dito na mga bata, yung mga next generation na sana bumalik kayo o pumunta din kayo, kung hindi man lahat kayo, sana meron sa inyo na pumunta sa agrikultura. Oo, kasi medyo konti na lang yung farmers natin. Kasi yun nga, ang ating ang agriculture technologies of future ay nangangailangan ng mga bata na katulad nyo na nakakaintindi ng mga teknolohiya at magagamit para yung agriculture natin dito sa Pilipinas ay hindi maging para sa yung hindi nakakatulong sa buhay ng tao. So so yun po yung aking panawagan na believe in science, believe in technology and pwede natin po itong isama at makatulong sa ating kabuhayan. Yum. So,
Mga kababayan, para tayo nangangampanya rito, suportahan na natin ang BT Eggplant. Diyan na wawakas ang ating podcast, ang Good Harvest, ang podcast ng makabagong magsasaka. Salamat po.